ang pinakahihintay ng lahat ng mga busters at supporters, umandaan ang lahat ng mga Pinoy dahil magbabalik na ang angas ng Pinas. Ang undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue ay may nakakagulat na inamin sa paparating na laban nila ni Luis Neri. Luis Neri, ayaw niyang matapos ang laban na simple lang dahil gusto niya na madugong laban at knockout dapat ang sasapitin ni Inoue sa kailang paparating na laban yung May 6, 2024 sa Tokyo Dome sa Japan. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Well, ayun na nga kakwento. Ang sinabihan na wala ng laban mula nang umalis sa kanyang dating promoter habang nasa dating promoter ay nakapagbigay ng dangal sa ating bansa. Nagkasama na dyan ang pagiging former 3 Division World Champion. Kaya lang, medyo kahit pambili ng mamahaling cellphone ay hindi nila kayang nagawa kahit ilang mga laban na ang kanilang nadaanan at mga world title defense pa. Ang sabi ng Team Casimero ay kunting halaga nila ang nahawakan nila at minsan wala parang kontrata at hindi nila nalalaman kung magkano nga bang halaga ang nakukuha nila mula sa ilang mga laban. Bagay po ang mga pahayag na ito sa mga ilang mga revelasyon ng Team Casimero sa dating promoter nila. Kaya naman, nang umalis na sa dating promoter, hindi pa man world title fights ang mga naikasang laban ng kanilang bagong promoter. Pero ang pagbanday sa hinaharap pagkatapos ng boxing ay dahan-dahan ang pinupundar ni Casimero sa laki ng kinikita niya ngayon. Kaya ayon nga sa iba, tutungang kangkong man ang tawag kay Casimero dahil wala pang world title fight na inakasa ng bagong promoter niya ngayon. Pero kaya naman nilang bilhin ang ita-itariyang mga kangkungan dahil sa laki ng kinikita niya ngayon sa ilan pa lang ng mga laban. At kung hindi man muling maging world champion si Casimero, dahil sasabihin nilang natin na talagang natamaan ng malas ng Pinas at magre-retiro na si Casimero, kangkung man ang tawag sa kanya. Pero ang kangkung na ito, ayon sa iba, ay nagbigay ng dangal sa ating bayan sa pagiging 3 Division World Champion at magretiro pa na sigurado na ang future. Dahil alam nyo na, ang boxing ay walang forever. Pati nga syota nyo kakwento ay wala kayong ano dyan. Hindi, pero lang may forever kayo dyan. Well, may edad na rin si Casimero. Kaya dapat may tamang pundo bago magretiro. Kaya naman sa usapang gitaan ng laban ay nako, ito na humanda ng lahat para sa pagtalpak sa mahilig na tumalpak kakwento. Dahil nagbigay na ng signals ang Quadro Alas My Boy na muling magbabalik na sa ibabaw ng luna. Hindi pa man ibinigay ang signals kung kailan nga bang laban at sino makakalaban ni Casimero. Pero sinabi nila na kunting hintay nila lang sa gagawin na final fight announcement ng promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions. Kaya naman, malapit na ang fight announcement ng susunod na laban ng angas ng Pinas kung ikaw ang papipiliin saan nyo dapat gaganapin ang laban. Sa Amerika, Korea, Pinas o di kaya sa Japan. Samantala, inamin naman ni Inoue na sa paparating na laban nila ni Neri ay nag-alala na siya sa kanyang unang pagdepensa ng kanyang mga apat na mga titulo at may WBC Diamond Belt pa ang nakataya dito kahit na nasa magandang kondisyon na si Inoue ngayon. Pero hindi pa rin maialis sa kanya ang makadama ng pag-alala sa paparating na circle battle para sa mga Hapon. Samantala, ayaw na ayaw naman ni Neri ng laban ay abot pa sa kamay ng mga orado. Alam niya na talagang heavy favorite itong si Inoue isa sa kanya at syempre dahil ang laban ay sa Japan, home court advantage na ni Inoue, kaya dapat talagang hindi na niya ipapaabot pa ang laban sa desisyon. Dahil kahit na ma-outbox niya itong si Inoue, ay pwede pa rin mangyari ang tinatawag na robbery sa boxing. Kaya ayaw na ayaw niya ang laban ay abot pa ng desisyon, kaya gagawin niyang lahat nang sasapitin ni Inoue ay isang bloody knockout. Walang awang gugulpuhin o paparusahan ni Neri itong si Inoue hanggang marami ng mga pinsala at mga dugong dumaloy sa mukha ni Inoue at saka na niya ipapagapang sa lona. Nasasalamin na ngayon ni Neri na kung hindi niya target na manakout si Inoue at dahil sa Japan na gaganapin ang laban ay talagang lahat pabor kay Inoue. Pero pinabakita lang ni Neri kakwento na mahirap na lumaban talaga sa balwarte ng kalaban at lalo na ngayon na itong si Inoue ay hindi lang isang belt ang hawak nito o dalawa dahil apat ang mga major belts pa. Hindi man direct ang sinabi ni Neri ang kaibahan na may kipaglaban ka sa isang undisputed showdown na ang laban ay hindi gaganapin sa bakuran ng kalaban. Yun bang matatawag na neutral ground sa dalawang mga boksingero para syempre sa lugar pa lang ay aba, patas na ang dalawang mga boksingero. Mga kakwento, labis-labis man ang pagkadismaya ni Neri ng laban ay gaganapin sa Japan. Pero syempre, masasabi natin siya lang din ay napipilitan dahil alams na malaking pera ang ino-offer sa kanya basta Japan lang ang laban at hindi sa Amerika. Pero ganun pa man,
naniniwala si Neri sa kanyang angking galing. May lakas siyang pwedeng si Inoue ay kanyang wawasakin. Kaya para manalo by way of knockout ay talagang ipapakita niya ang kanyang angking galing. Well, may punto din naman talaga si Neri, diba? Ang boxing kasi syempre ay dapat patas sa dalawang mandirigma. Pero dahil malaking kita na ang pag-usapan, pagit pupunta ka pa sa Amerika, usapan ay milyon-milyon na din ang hinikita. Pero iba rin po talaga na lumalaban ka hindi lang patungkol sa perang kikitain, dahil mas maganda rin naman na yung husay at galing ay mas susubukan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan nyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po kung mabigyan dyan ng like, subscribe at i-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kakwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Agustin Bacot, kikakwentong Nathaniel Concon, kikakwentong Jean Ann Kapawing, at kikakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. Kaya dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pala kwento sa inyo.